panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, bubulan, aaraw. Hindi alam na ano na ito isa pwedeng maging pagkain. Two, one or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign niyan, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusap ang pumatay ang mga negosyong pangkabataan. Magandang araw, ako po si Amy Buico at ito ang Mag-Agree na Tayo. Ngayong araw, kasama ko po si Engineer Rosendo So, ang chairman ng SINAG o Samahan ng Industriya ng Agrikultura, at si Dr. Sosi De Leon, ang ating galugas veterinaryo. Hello, okay. Rosendo! Hello, Dr. Sosi! Yeah! Magandang bagong taon sa inyo. Magandang bagong taon. Yeah, tuloy-tuloy ang bagong taon, 2021 na nga po. Hello, hello po. Kamusta po ang ating araw ngayon? Dito sa amin masikat na ang araw. Ah, dito rin. Okay naman ang weather. We hope na ganun lang ang weather para maganda yung New Year natin. Yun nga ang sinasabi ko noon, Kasendo, Amy. Uulan, aaraw, ulan, araw. Yan ang tama sa atin sa agrikultura. Lahat makikinabang. Iba ayaw ng maulan. Iba't nga gusto sikat ang araw. Tama-tama lang yan. Binibigyan tayo ng Panginoon ng tamang panahon. Opo. Eh ito, noong nakaraan, di ko natanong eh. Pero ano po pa ang New Year's resolution niyo? Ayan. Dr. Sosi, ikaw muna. Ako, New Year's resolution ko, wala, secret. Second emotion. Pero nakaugalian niyo po ba na tumatalon sa bagong taon? Ako talaga, pag sa bagong taon, yun ang hinihintay ko eh. Baka kasi tumangkad pa ako ng konti. Pagbata. Pagbata pa, tumatalon. Pero pag matanda, hindi na. Di naman na dadagdagan yun, Dok. Mali pala. Oh, dapat pa, di na ako tumatalon. Hanggang ngayon, tumatalon pa rin ako eh. Baka maihabol. Pero Dok, maganda po yung nakaraan nating episode. Yung usapan natin tungkol sa paminta. Talagang eye-opening po siya. Ang dami ko po talaga natutunan. Oo. Kinukwento ko nga sa mga anak ko at kay misis yung tungkol sa paminta. Nagulat sila, 40 years. Kaya pang kumuha ng paminta. And going back to that, alam mo issue ngayon, nakita ko, no? Parang bubuksan ng itong araw na ito ang link ng S-Lex at N-Lex. Kaya yung trading natin, kasi ang bottleneck nasa Metro Manila, EDSA. Kung pupunta ka ng Batangas, kung pupunta ka ng Bulacan ng North, yan ang problema. Pag nagkaroon ng link na yan, sana malaking pakinabang ng mga farmer. Malaking pakinabang ng farmer. Yeah. Importante yung linkage, no, ng kalsada. Talagang pabor yan kasi kung imagine traffic umabot ng from north to south siguro aabot ng 5 to 6 na oras, di ba? Kung mabawasan yun ng 2 oras, malaking bagay yun. Hindi lang yun kasi Endo, alam mo kasi sa agrikultura, oras ang pinag-uusapan eh. Kaya may mga in-interview tayo noon na madaling araw nag-harvest. Ganon din sa livestock. Ang livestock, let's say, ang kuha ng baboy, early in the morning or late in the afternoon. Sa manok naman, yung pagta-transfer ng mga manok, no, madaling araw. Kaya talagang yun ang kinakailangan, mabilisan, lalo na kung may buhay. Opo. Naalala ko, Dok Sosi, yung na-interview natin na kada oras bumababa yung presyo ng kanilang mga produkto. Nakakaawa naman ang ating mga farmers. Kaya itong magandang balita ito na kung bubuksan nila at mababawasan talaga yung traffic ko, magandang balita ito para sa ating mga farmers para tuloy-tuloy ang kita nila. Tama. Ang unang makikinabang ang mga local farmers. Local farmers ang unang makikinabang. Yeah. Ang consumer din, siyempre. At least, makakarating mga produkto doon sa mga lugar na bilihan. Saka
fresh talaga, sariwang-sariwa at hindi na, ang tawag doon, medyo, ano ba term doon pagka po gulay? Yun, lansa. Tapos pagka naman po isda, ano po ang tawag? Wala, panisda yun. Di ba ba yung bilasa? Di ba ba yung bilasa? Ayun, bilasa. Ayan. So, yan kasi sir, ano talaga, maganda kung fresh, mas healthy pa yun. Yung nutrients value, nandun talaga. At saka ang value, kasi sa sobrang traffic, kumakain ng kurudo yan. Ano? Eh, malilesin yun, malilesin. Kaya yung production cost ay bababa. Bababa ang production cost. Kaya magandang good news po talaga yan, Doc Sosi. Pero alam ko, ngayong taon talaga, ang dami pong binuksan na kalsada. Maganda itong taon na to kasi parang dati, lahat po ng madaanan mo, puro kalda, puro sira, puro traffic. Pero ngayon naman, eh, tayo yung nakikinabang dito sa magagandang kalsada na ito. Aha, tama, tama ka. Dati, ilang oras po ang biyahe mula dito sa amin hanggang Maynila. Minsan, maabot po kami ng 4 na oras. Pero ngayon, nung nabuksan itong mga expressway, eh, ano na lang, dalawa. Dalawa't kalahati. Ngayon yung mga nagagawa ng mga kalsadang to. Alam mo, para hindi ka yung 4 na oras, para kahit may traffic kaya, para hindi ka mainit, no? Matulog ka. Matulog ka. Pag natulog ka, pagising mo, 2 minuto lang yun eh. Mahaba lang si tulog mo. Pero yun, napanggit ko kanina, yung mga isda, katulad ng sinabi ko, na, ano, nabibilasa. Pero, Dok, ito pag-uusapan natin eh, isda pa rin. Ayan. At ito po ay parte pa rin ng ating series sa Hito. Yan, sinabi ko na Hito po ang ating pag-uusapan ngayon. Dati po, pinag-uusapan natin eh, purong mga, ang tawag dito, mga churi, yan. Mga dinidiscuss sa atin nito. Ngayon, pag-uusapan natin siya ng on-hand na, first-hand information galing po sa ating eksperto na meron po sariling pala isdaan. Makikita po natin anong, paano. Anong isda yan? Hito. Anong isda? Hito. Ang hito, hindi binebenta ng patayan na katulad ng tilapia. Dapat buhay. Laging sariwa yan. Live-lagi yan. Kahit sa supermarket. Walang bilasa sa hito. Buhay. Inihaw na hito. Yun lang ang meron. Yun talaga yung paborito ko po. Inihaw na hito. Mamaya po, pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng Mag-Agree na Tayo. Nagbabalik po ang Mag-Agree na Tayo. Doc Sosi and Casendo, sabi ko po kanina may makakasama po tayo. Ayan. At si Casendo po ang magpapakilala sa kanya. Yeah, papakilala natin, retired police, no? Senior superintendent, Edgar Torres. Bali, taga-Arcalas siya, and nag-aano siya ng mga fingerlings na hito. Nag-produce siya para at least yung mga bibili ng mga fingerlings sa kukuha sa kanya. Ganun. Ibig sabihin, Casendo, breeder siya. Siya nag-produce. Okay. Hello po ka, Edgar. Magandang araw sa inyo, ka Edgar. Doc Sosi po. Magandang araw din po, Doc. Ito po, kanina sabi po namin, kasama po to sa series namin ng hito. Ngayon, pag-uusapan po natin itong breeding ng hito. Sir, meron ka sariling hatchery sa iyong farm? Yes po, madam. Mayroon dito po ang sa bahay ko. Dito po ako gumawa ng aking African hito hatchery. Dito ako nagpo-production ng mga fingerlings. Kaigar, saan niyo po natutunan yan at bakit po kayo pumasok sa ganyang na larangan ng pag-breeding ng hito? Actually, Doc, kinahiligan ko ito nung bata pa ako kasi ang mga magulang ko mga farmers. Yun po yung aming pag nasa bukid na kami, yun ang malapit kami sa swamp kasi ng mga bull lake, kaya doon kami kumukuha ng aming ulam. Habang kami ang tanim namin na tabako naman sa bukid, yun yung inalaga ng aking tatay. Okay.
So, ang ano ba, ang breeder ba na kinukuha mo, ilang taon na yan? Mga, anong age ng breeder mo? Doon yung lalaki at saka babae. I think ito is artificial lahat, di ba, ang African Hito? Opo, itong African Hito, tinatawag na Garapinos, eh, artificial po ito. Bali, mayroon po siyang process ang pag-hatch dito sa kwan. Sa African Hito. So, bali, yung lalaki, kinukuha yung kanyang testis. At yung babae naman, ini-injikan ng, ano, ng hormones o kaya yung tinatawag nilang PG, yung pituitary gland na galing sa lalaki. I-inject sa babae para lumabas yung kanyang itlog. Ini-extract po yung itlog ng babae. Then, i-extractin din yung semen ng lalaki para imimix sila ngayon. Tapos ilalagay siya sa hatchery net. At patutuluan na siya ng tubig, then after 36 hours makikita mo na yung ano, yung kanyang fry o similya nung yung tinatawag nating hito fry. Edgar, ito ay may halong joke ano ha. Ang hirap pala ng maging lalaking hito dahil papatayin eh. Tama po ba? Papatayin yung lalaki kaya ayaw maging hito. Ito yung masakit po eh. Dahil yung pong lalaki talaga pong pinapatay po ito. Kinukuha kasi yung kanyang itlog, yung kanyang testis at yung kanyang utak, yun din ang kinukuha para i-inject sa babae para lumabas yung kanyang itlog. Okay, okay. Yung pagkuha nyo po ba nung sa ulo yun eh, sa may gawing hospital area, no? Pag nakuha nyo yung maliit na kanya, nung yung hormone niyang yun, yung PG, nilalagyan nyo ba, pinatutuyo nyo ba sa acetone? Hindi na. Abali, kwan po yun, pag nakuha na yon, ilalagay po natin sa aceton yung kanyang PG. Para matanggal yung malinisan. At binudurog yon yung kanyang PG, tapos ilalagay sa ringgilya. I-inject naman doon sa leeg ng babae. Yun. So, yun ang kanyang process. After 12 hours, yun na, pwede na siyang i-extract yung ano yung itlog ng babae. Sa pamamagitan ng hinihimas yung kanyang tiyan, tama po ba? Hinihimas yung minamasad po natin yung kanyang tiyan para lumabas yung kanyang itlog. Iwasan lang na dumugo kasi pagka dumugo, mabubugok yung kanyang itlog. So hindi lahat ini-extract. Oh. Kaya ibig sabihin, hindi pala nagkikita yung tatay at saka yung anak, ano? Dahil namamatay yung tatay, pinakatay tatay. Nila agad sa ama. Oo, nila agad sa ama. At saka alam mo, Amy, ang lalaki ay hito. Ang babae, iulahan mo ng pangalan. Hita! Ay, nauna na si Kasento sa akin. Okay. Edgar, ilang lalaki laban sa babae ang kinakailangan? Depende po yan kasi doon tayo magbibase sa dami ng itlog ng babae at saka doon sa laki naman ng testis ng lalaki. So ano na po yun, bali ina-approximate natin, mostly 1:1 talaga ang labanan ng mix ng ano itlog ng kwan ng lalaki at saka babae. Pero nasa hatcher na rin, yung breeder na rin ang mag titingin kung tama ba yung ano yung mix na ng mga semen at saka yung egg ng babae. So ang ano pala, di ba pagka ilalagay mo yan sa pan yung mga
after na ma-extract mo. Ito ba dapat nasa madilim na lugar o maski saan ba pwede ialaga or dapat nasa area na walang sunlight or ano bang recommendation niyo? Well, ang importante lang naman po doon, hindi siya masyadong mahangin at saka mas maganda yung mayroong bubong yung hatchery. At saka yung weather, mas maganda kung hindi gaano siya malamig. Kayo po ang personal na gumagawa na itong proseso na ito, Edgar? Opo, dalawa po kami ng misis ko kasi natutunan po natin ito actually. Nakipag-sit-in training tayo sa BIFAR sa tulong ni Doc Wesley at ni Madam Mary Joy sa BIFAR. Opo. Ang tanong ko po, gaano po katagal ang inaabot ng prosesong ito? Bali po, Madam Kwan, sa pag before ng pag-extract doon sa itlog ng babae, ang preparation po noon, mag-inject ng pituitary gland nga po. Pag na-inject ka na yung babae, 12 hours. After 12 hours, i-extract natin yung itlog ng babae. Then, kukunin na natin yung testis ng lalaki para i-mix na doon. After that, ilalagay na natin sa hatchery net. Pagka nailagay na po doon yung itlog, patutuluan po ng tubig yun. Within 36 hours, mapapansin na po natin yung mga larva. Magiging heat to fry na yon. Pero na yon. Edgar, pero na yon. Pag lumabas na, ha? And million yun, ha? Million yung fingerlings, tama po ba yung fry? Opo, ang mapoproduce po kasi noon, actually yung isang kwan lang, depende po sa size. Pero yung mga 1.5 to 1.7 na kilogram ng breeder, basta matured lahat yung itlog niya, aabot po ng mga 300,000 yung isang... Oo nga, dami. Oo, 200 to 300,000 ang isang inahin. Kung maganda yung mga itlog. Nabanggit ko kanina yung testes eh. Di ba yung testes, lalagay natin sa main mortar and pestle tayo, yung testes ilalagay doon, hindi naman kagad binobroadcast yun eh. Lalagyan po natin ng saline solution tsaka didiktikin, tama po ba? Opo, pwede rin po yun yung kanyang itlog. Nang pwedeng panglinis ng linisan ng dextrose na 9% solution. Oo. Tapos lilinisan yung itlog kasi iwasan nating magkaroon siya ng patak ng dugo eh. After that, ilalagay po natin siya sa mixing plate. Then, ibubuhos na po natin siya sa hatchery net. Kala ko lang kasi doon yung, ilalagyan ng egg yolk. Ilalagyan nila ng egg yolk. Sabi nila, alala ko lang sa previous interview natin kay Doc Wesley, may egg yolk silang hinahalo. Yun ba kasama doon sa mixing plate o after pa? Ay, balikwan po yun. Yun po ang pinapakain pagkakwan na. Mga after 4 days, yung larva natin maging fry na. Papakainin natin ng yung pula ng itlog. Ibubuil kasi yon. Tapos yun ang first na kakainin nila. Ituturok. No? So far, yung isang male, kung malaki yung male, ilang female ang pwedeng i-produce? Kasi yung isa, sabi mo, mga 300,000 egg. Tsaka ilang ba ang nabubuhay dun sa 300,000 egg? Mas maraming semen ng lalaki para siguradong yung production ng fry ng egg yung production niya mawawa, mas madaming mapipisa.
So sa stage na 36 hour tapos eh papalaki mo ng anong size ba yung susunod? 1 inches ba yon? Ilan days yon? After 1 week kasi apan ano apan doon sa hatching nung itlog after 1 week ibinubuhos na natin yung fry doon sa lupa para doon na siya ano lumaki after 2 to 3 weeks kuwan na yon nasa 1.5 to 2 inches na. Mabilis ang growth nila pag sa lupa na ilalagay. Ay, wait lang po. Tama po ba ako? Lupa? Sa lupa po, hindi sa tubig ilalagay? Ay, sa earth pan ang tawag doon. Sa earth pan. Kasi, di ba, galing siya sa simento. Sa concrete pan siya galing. Then, yes. Ihuhulog natin siya sa earth pan para mas mabilis yung kanyang paglaki. Yung earth pan po ba yung medyo parang muddy? Parang maputik na ano na or oh, yung mas importante malabaw. yung maputik tapos algae siya, marami siyang lumot para at saka yung tubig niya talagang kondisyon kasi bago kakargahan yung earth pan kinokondisyon talaga yung yon para mabuhay yung mga fry kasi yun ang pinakamahirap na stage nung ano nung fingerlings doon sa fry stage. Mahirap kasing bumuhay kung hindi kondisyon yung paghuhulugan na earth pan. Ano ko lang, sir, ano, ka Edgar. So, galing doon sa hatchery net mo, yung hatchery net mo gawa sa concrete. Tama po ba yung pinaka-ano, concrete pan? Concrete pan. Tapos, ililipat natin siya sa earth pan. Tama? Okay. At medyo 1 inch na yung laki niya. Oo. Pwede na siyang at the age of 30 days, pwede na siyang ibinta for kuan naman for grow out na. Ibibinta na 'yon, palalakihin na sa grow out pan. Then 'yun na, mga after 3 to 4 months, ulam na. Ka Edgar, Amy, Gazendo, parang napakadali ha. Ako eh, yung mga ng panahon, ako yung nag-aral din yan. Panahon ng yung may ozone, yung maraming namatay sa ozone, matagal na yun. Napisa. Pero ka Edgar, tama ba? Ang very critical yung pag napisa na. Kailan po na siyang kakain, mawawala eh. Sa akin, napisa pagkatapos ng pagbalik ko ng umaga, wala na, ubus lahat. Paano ang sistema noon na kahit gan? Balik, come again. Ang nangyari kasi, nagsisimilya din ako dati. Ano, ang problema ay pagkatapos na ihalo na natin, merong pampakpak na manok ang gagamitin. Pagkatapos sa mapipisa na siya, yung hindi pa siya kumakain, tsaka yung unang tikim niya ng pagkain, nahando ng critical. Yung napabayaan ko, kinabukasan naglaho lahat, walang nangyari. Tama po ba? Nalusaw po yun. Nalusaw po kasi siya. After 2 days po kasi, pag nag-hatching na yan, after 2 days, makikita mo na yung larva eh. 2 to 3 days, makikita mo na siya. Ngayon, magiging fry. Pagka hindi maganda yung water quality mo, na galing sa yung gripo, kasi dapat shallow water yung gagamitin na gripo, yung water source. Pagka masyadong malinis yung tubig, harsh dun sa mga fry natin. Kaya dapat talaga yung shallow water. Mas maganda yung 1.5 na tubo lang ang lalim ng water kwan natin. Water source na gagamitin sa hatchery. Hindi pala pwede masyado malinis, no? Oh. Yung ang gusto niyan yung madulas-dulas yung tubig. Kaya doc, mali yata yung nagawa niyo. Oo nga, kaya na-frustrate ako. Malinis. Pero doc, kanina natanong ko si
ano, si Ka Edgar, related dun sa egg yolk, yung unang pakain niya. Maliban po ba sa egg yolk, meron pa po ba tayong alternative para dun? Meron po tayong alternatives na pwedeng ipakain doon, yung Artemia. Artemia, yes, oo. Oo, hinahatch yung Artemia. Tapos, yun ang pwedeng i-alternate doon sa itlog. Kasi ang iniiwasan kasi natin diyan na maglagay ng fry, yung kasing yung fry mass, yung tubig maapektuhan kasi na yung mga ano, yung mga fry natin. Kaya una egg muna, then pwede yung Artemia. Kung mas mayroong yung tinatawag na bloodworm, mas maganda yon na ipakain sa kanila. Yung maliliit na bulate, parang gabuhok lang ang laki. Yun, o. Sanggan, yun. Dikya, ano? Hindi, may tawag mo doon eh. Nakukuha sa mga kanalang po yan eh, di ba? O, kinukuha nila yon sa mga maduming agusan ng tubig. Sinasala nila yon. Yun yung the best na pakain talaga sa mga fry para madali silang lumaki. Pagkapisa ba, Edgar, pagkapisa ba yung kagad ibibigay natin, yung parang manipis na bulate, o dapat egg yolk na muna? Yung egg yolk, ang gagawin naman doon, pwede nating durug-durugin yon, yung talagang pinong-pino, anuhin sa kutsara. Then, yun ang unang ibibigay sa kanila. Pagkatapos ng mga, kwan na yun, mga 3 to 4 days, pwede na tayong maglagay. Na upon hatching, 3 to 4 days, lalagyan natin ng pulang itlog, na durog. Then, siguro, after 3 days ulit, yun na, pwede na tayong maglagay ng mga fry mash o fry booster, gano'n. At saka yung tawag dito, yung bloodworm. Kasi yun, hindi naman nila actually kakainin eh. Sinisip-sip-sip-sip lang nila yung kanyang ano, katas ng bloodworm. Kasi mostly kasi itong ano, carnivorous kasi itong mga hito eh. Carnivorous sila, kaya mas gusto nila yung flesh to flesh yung ano, kakainin nila. Opo. Paisip ako dun sa Dikya ni Doc Sosi. Dikya po ba Damya? Damya, mali pala ako. Yung Dikya pala, jellyfish. Jellyfish pala yan. Sorry. Damya. Ayan, Damya. Saan po kayo, Edgar? Saan po kayo kumukuha ng Damya? Yung po bang yung sinabi niyo, yung bloodworm? Opo, yung mahabang bulating manipis na kulay pula. Ay, kwan po, yun po, inu-order po yon yung bloodworm. Inu-order po yon sa mga, kwan, may nagbibigay po sa akin. Galing pong Bulacan, galing Pampanga. Kwan yun, kinukuha nga po nila yon sa malapit sa mga, kwan, mga may pigiri. Tapos sa ilog, kinukuha yon. Sinasala nila doon. So, sabi niyo po kanina, ilang buwan po bago ulit pwede pakainin na natin ng mga bloodworm? After 3 days po, na nagpakain po tayo ng itlog, pwede na po nating bigyan sila ng ano, ng bloodworm hanggang bago ihulog sa lupa. Mga 10 days, okay na yon. Pwede na silang ihulog sa lupa. Ihulog sa lupa na may tubig, ha? Opo. Sa mga viewers natin, ihulog sa lupa na may tubig para palayas ka. Opo, sa earth. Oh, wow, Dok Sofi eh. Magulat sila. Bakit ayaw, parang mali naman yung ano, kasi hindi lumalabas yung mga isda dito. Eh, walang tubig. Kahit so, yung paninawin namin, may tubig. Yes. Kahit Gar, anong idea na edad ng lalaki napapatayin, nakukunin yung testes, saka yung kanyang pituitary gland?
At saka anong edad ng babae? Ang pinaka-matured po na breeder sa babae, mga 8 months, ganon, above. Pero yung lalaki, mas maganda yung mga 1 year old para mas malaki na yung kanyang testis. Yung kanyang similya. So yung babae, mga 8 months ang maturity noon. Kay Gar, sa pa. Dahil halimbawa, kinuha mo sa isang pond lang yan. Dahil yan ay dating magkakapatid. O edi kukuha ka uli ng lalaki doon, kukuha ka ng babae, mag-i-inbreeding mo, di ba yan? O dapat sa ibang source naman yung lalaki? Mas maganda po kung yung pagkukuhanan mo ng ano, ng breeder, eh hindi sila magkakapatid para walang lalabas na mga abnormal na fingerlings. Yan. Tama. Oh. Kasendo, yung mga abnormalities, tama ba, kay Edgar, yung baluktot, kuba, ngiwi ang katawan? Merong mga, pagka na itaon kasi na magkakapatid yan o magkakamag-anak yung mga breeder mo, eh maraming lalabas na yung mga bansot, tapos yung may balubaluktot yung kanilang kwan, may deformities ang kanilang katawan. Yun, para maiwasan, mas maganda kung hindi kukuha ka ng lalaki or babae sa ibang lahi, hindi yung galing sa mismong pinanggalingan ng breeder mo. Yun. Opo. Ayan, ito, bago tayo mag-break, ang tanong ko po, eh, imported po ba yung kinukuha natin mga bagong lahi? Malalaman po natin yan sa pagbabalik ng Mag-Agree Na Tayo. Pabalik po, Mag-Agree Na Tayo. Naiiwan po ang aking tanong na kung imported ba ang kinukuha na breeder ni Ka Edgar? Ito, Ka Edgar, imported po ba yung mga kinukuha niyong breeder o kinukuha niyo na lang po sa mga kaibigan, kakilala, gano'n po? Bali, kwan po, ang mga breeder ko po na babae, dahil yun po yung natitira sa akin, ngayon, yung iaasawa ko ngayon diyan, eh, kumukuha ako sa mga kaibigan ko para hindi sila ma-inbreed. Kasi yung mga anak nila, hindi ko pwedeng i-gawing breeder para sa kanilang mga, kasi magkakamag-anak, may inbreed. Kaya kumukuha tayo sa ating mga kaibigan ng mga lalaki nilang breeder. So, Manong Edgar, ibig pa sabihin, yung mga shooter, yun ang ginagawa niyong breeder na yung babae, gano'n? Yung mga shooter na nakukuha dun sa mga alagan yung mga hito? Yes, sir. Bali, yung mga fingerlings natin na kwan na mga shooter, yun po yung inaalagaan ko na kwan. Nilalagaan ko rin na gagawing breeder sa susunod na taon. Pero yun, ang usually na kinukuha ko doon, yun lang mga babae. Kasi yung lalaki, hindi ko pwedeng iasawa na sa kanila. May inbreed na sila. Opo. May tanong po ako, kasi sa atin, di ba, pagka pangatlong kamag-anak, pang-apat na kamag-anak, pwede nang magpakasal. Mga ganun yun sa atin, sa tao, ha? Pero yung mga second cousin, hindi po pwede yan. Yung liga ng ano eh. Pero dito sa hito, ganun din po ba? O kailangan iba talaga? Mas maganda po kasi kung hindi sila magkakamag-anak eh. Kaya bumibili tayo ng ibang strain o ibang bloodline ng yung ibang line ng hito rin para hindi sila mag-mix na magkamag-anak. Mas maganda po yun. Maiwasan po natin yung mga abnormal, lalabas ng mga abnormal na hit, na hito. Baka Edgar, pwede natin makita yung ano, yung fry mo. Malapit ba dyan yung fry mo para makita sa amin?
Oh, makikita po natin. Malapit lang po, sir. Edgar, huwag mo na ipakita. Pag pinakita mo, papakyawin ni Sendo yan. Nakukuha lang ni sir. Kaya nga eh. Nakuha na daw. Nakuha na ni sir yung iba. Edgar, totoo ba na pag habang kinakalat mo yung testes doon sa tubig, no, sa may itlog, kailan gagamit pa ba ng pakpak ng manok o yung pinaka-peder? Di ba pwedeng kakamayin? At bakit? Kung ano ba talaga? Actually, option lang yon, optional lang yon eh. Ah, okay. Kung gusto mong gumamit ng feeder ng pabo o yung manok, okay lang. Kung gusto mo namang gumamit ng... Kasi sa akin, minimix ko lang sila eh. Sa... Kuhan ko na. Importante lang doon, magiging ano, maraming similya ng lalaki, magmamatch doon sa similya ng babae. Yun lang importante doon. Saka yung saline na water na gagamitin. Para magkaroon sila ng yung reproduction nila magiging maayos. Opo. Ito po tanong ko, mas maganda po ba ang kita doon sa mga malalaki ng hito o ay kesa diyan sa fingerlings? Ano po ang mas maganda ang kita? Sa tingin ko, parehas lang naman eh. Maganda rin ang fingerlings kasi mas magaan na buhatin. Yung malalaki, mas maganda dahil mas mahal eh. Pero mas mabigat naman na buhatin. Amy, kaya parehas lang ang kita dyan. Amy, Kasendo, kung ako ang tatanungin mo, sa aura ng mukha ni Ka Edgar, mas malaki ang kita sa fingerlings. Dahil simple lang isip ng panahon lang. Walang ganong kapital yun eh. Walang kapital. Oo. Kaya lang, pasensya na sa salita ko, ano po? Birdugo si Kahit. Pero pinapasin niya yung lalaki. Ito nga na tanongin ko. Oh. Dahil pinapatay niya yung lalaki, ano po ginagawa? Tinatapo na lang ba natin itong mga lalaki? O anong ginagawa natin dito? Okay, masarap pong nilulutok po yun. Masarap gawing kalderita. Okay, ginataan. Oh. Sapon. Imagine tapos yung sagot mo. Masarap po namin. Ano yun ka, Edgar? Kaldereta? Kaldereta. Masarap. At saka ginataan. Yun, dalawang kwan. Kasi mga medyo makunat na yun, medyo may edad, mas maganda yung medyo mapakuluan ng kaunti. Agutom na naman po tayo. Pagka ganyan talaga, hindi po may iiwasan, no? Diretso talaga tayo sa pagkain. agriculture eh. Agrikultura, lahat ng pagkain sa agriculture, kinakain eh. Pagkain po talaga ang pupuntahan natin sa usapan na to. Pero pwede po ba namin makita yung mismong farm nyo, itong facilities nyo? Oh, pwede po. Iikot po natin itong kwan ko. Kasadahan lang po natin para po makita natin saglit. Opo. Ay, ito po yung alternate na feedings ko, yung Asola. Atola, Asola. Alternate, natural na feedings ko sa aking mga breeder. Eh, Kaigar, yung bang babae na nag-hatch na, i-condition mo uli yun eh, di ba, bago mo gamitin? O hindi mo nagagamitin? At kung gagamitin mo, ilang buwan mo i-condition? Mga 6 na buwan ko pong nilalagay muna sa aking earth pan dito. Para may kondisyon, para magkaroon sila ulit ng itlog, mga 6 na buwan. Ayan, nabanggit niyo po ulit yung earth pan. Pwede po ba namin makita tong earth pan para po hindi na magkalituhan kung ano yung lupa? Ito po. Baka, ang lupa eh, ito, yan ang earth pan. Yan. Earth pan po ang tawag dyan. Yan po ay hindi literal na lupa, may tubig po at ano po yan, lumot po ang ano natin dyan. Asola yata eh. Asola po, asola. Paano po yung pinapakain ko sa mga breeder ko. Paano po nagkakaroon ng asola? Maganda pong kwan ito eh, yung
Itong asula, ito yung high protein na para siyang maliliit na water lily. Yun yung kinakain ng mga tilapia, ito hito, kasi kumakain din ito ng 30% kumakain din ng mga lumot saka itong asula. So yung asula na yan, binili mo yan tapos nilagay mo dyan. Tama po ba ako? Binibili po natin? Bali, kuan po ito, kusa pong dumadami ito pag nilagay mo na sa tubig, kusa siyang dumadami. Mabilis pong dumami ito. At ito yung magandang pakain talaga sa mga isda. Pwede rin siyang pakain sa hayop. Yung mga fry, Manong Edgar, yung mga fry mo, pwede yung mapakita? Sige, tingnan po natin. Kaya. Ito po yung ating concrete pan kung saan natin nilalagay. Ayan, concrete pan. Ayan, gawa po sa semento. Ito po yung grillings na po to. Laki na po to sa lupa. Sa earth pan, mga hay. Bali, ito po yung ating concrete pan kung saan natin nilalagay ang ating mga fingerling. Balikwan na po ito. Nasa 1 month na po sila. Pambinta na po ito, pambinta lang. Isa-sizing na lang po natin siya. Ihiwalay natin yung mga 2 inches, 3 inches. Para ready for sale na ito. Pera na po ito, pera na. Ito na pala yung buyer, kaya pala tinitignan. alam mo naman problema natin, Amy, tsaka Kasendo, no? Ang problema ng agrikultura ay yung farm to market o yung buyer, no? Marketing. Kahit gal, hindi ka nagsisimilya ng walang order o tuloy-tuloy ang pagsisimilya mo para maging fingerlings kahit walang may order? Continuous po yung production ko habang mayroon akong breeder na ipoproduce, nagpo-production talaga ako ng fingerlings. Kasi mayroon din po kaming, kung hindi ko mabinta, mayroon din po kaming fish pan na pwedeng pag-grow outan para hindi masayang yung fingerlings natin. Doon po natin pinapalaki. Wala kang problema. Sa aura ng mukha mo, talagang wala kang problema sa marketing tsaka production eh. Nagkukulang pa sir eh. Nagkukulang pa yung production ko eh. So, isa pang tanong. Sa palagay mo ba, dahil sinasabi mo nagkukulang, kung yung mga viewers natin dito ay mag-inegosyo ganyan, hindi ba magiging kalaban sila o dadami masyado o nagpo-produce ng fingerlings? Kahit na maraming mag-produce nito, okay lang. Marami naman tayong kakain eh. Pagkain na pa. Positive yan. Positive sign, no? Opo. Ito ay maganda. Maganda po ang aura pa lang ni Kaedga. Parang masaya na ang New Year. Masaya din na nagdaang Pasko eh. ito po eh. Bago po tayo magtapos. Sabi nyo nga, kinakain. Gano po ba kayo? Pahabol pa ako. Pahabol pa ako. Kaedga. Kaedga. Eh di halimbawa, bibili ni Kasendong, di ba? Nagdadagdag ka eh. Kung halimbawa, order niya ay 20,000, meron kang dinadagdag, di ba? Tama. Tapos pangalawa, di ba nilalagay, paano ba? Nilalagay mo sa plastic bag, nilalagay mo ng oxygen, pwede bang paliwanag mo hanggang sa makarating kay Kasendong kung may bibili sa'yo? Maganda yan. Maganda yung tanong ni Doc Sosie. Bali, ganito po yun. Katulad po nung tiningnan natin na fingerlings, kung ano po yung order ni ng ating client, halimbawa 2 inches, isi-separate na natin yung 2 inches. Ngayon, yun po yung ilalagay na po natin siya sa isa-sizing natin. Then ilalagay na natin siya sa plastic pack. Ngayon, ilalagyan po natin siya ng oxygen para sa transport niya, para condition pa rin yung yung ating fingerlings. O kaya ay pwede rin nating ilagay sa drum kung masyado nang malalaki yung fingerlings, kasi mayroong kasing tulis siya eh. Pagka natutusok yung plastic. So mas maganda ilalagay naman natin siya sa drum.
yung banyera na tinatawag nila. Ngayon, yun, tatransport na natin sa may-ari, pero magdadagdag tayo ng mortality kasi kung mayroong mamatay dyan, kasi binibilang natin yan, tinitimbang bago natin ibigay sa buyer kung ilan yung kanyang order. Ngayon, dinadagdagan natin para hindi mabawasan yung kanyang stocking doon sa pispan niya. Nasa sa akin, kung minsan mas maliliit, 10%, kung medyo malalaki naman, 5% mortality yung dinadagdag ko. Para hindi naman malugi yung ating kliyente, para babalik na naman siya sa susunod na after harvest niya, tayo pa rin ang pagkukuhanan niya ng fingerlings. Magandang deal yan, ano ka Edgar. Pang follow up lang doon sa tanong ni Doc Sosie, no? Kung ako po ay magsisimula ng paghihito, ano po ang recommended nyo na edad ng fingerlings na bibilin ko? Ang mas maganda po talaga ng edad ng fingerlings ay nasa 1 month old yung ating fingerlings. Ang size nun, nasa 2 to 2.5 inches. Kasi mas kwan na yun eh. Mas malakas siya sa transport. Then, mas malakas yung kanyang adaptability sa earth pan. Pagka masyadong maliliit, yung mga edad niya is nasa 2 weeks, medyo mas mahina yung adaptability niya sa ng katawan niya sa earth pan, kaya mas marami ang mortality rate. Yung iba nagtitipid sa presyo, mas gusto nila yung mas mura pero mas madami yung mortality. So sa akin mas sure yung ano, para sa akin lang mas sure yung nasa 1 month old pata hanggang 1.5 ganon, 1.5. Sa pang-follow-up, okay lang, ano? Sinabi mo adaptability. Pag naka-plastic, di ba? Pagdating mo doon sa buyer, doon sa fishpond, inilalagay lang muna yung plastic, luluta muna para magpantay yung init o lamig ng plastic na nasa loob ng tubig tsaka yung tubig sa pan para hindi kaagad inire-release. Tama po ba yun? Tama po yun, Doc. Kailangan po talaga nasa pagka bago pakawalan yung ating fingerlings dun sa pispan ng ano ng buyer, kailangan ano 15 to 20 minutes na ilalagay muna siya sa tubig yung na naka-plastic bago siya pakawalan para mai-adapt niya yung temperature ng tubig yung ating fingerlings, kasi baka mamaya maraming mortality. So yun ang ating mga dapat tandaan bago tayo magsisimula ng paghihito. Yan, maganda po na naitanong natin yan, Doc Sosie, para alam ng ating mga kababayan kung paano ba ang proseso, lalo na dun sa transport, marami din po talagang mortality. Kailangan pag-usapan natin yung bagong kalsada. Tama ito. Kasi habang tumatagal po ang biyahe, tumataas po ang mortality ng ating mga biniling fingerling. Tama po. So yun. Sa Edgar, bago tayo magtapos, bigyan mo muna kami ng advice naman kung gusto namin magsimula dito sa larangan ng hatchery o pag-breed po ng hito. Ay, ito pong pag-hatchery. Simula po nung mag-return na ako sa serbisyo, ito na yung aking ginawang hanap buhay. So maganda itong pag-hatchery, lalo na kung medyo may maluwang kang space sa bakuran mo, pwede kang gumawa ng iyong hatchery pan, tapos gawa ka ng earth pan ng nursery pan ng mga fingerlings, doon mo sila palalakihin. Then ito, mabilisan lang kasi ito eh, mga isang buwan
kikita ka na. Eh, after sa grow out naman, medyo mas matagal dahil 3 months to 4 months. So, ito yung napili kong hanap buhay para mas mabilis yung para makasurvive, lalo na ngayon, pandemic. Andito lang tayo sa loob ng bahay, hindi tayo makagalagalaga, ano. Kaya ito na yung, ano, yung ating mas pinili ko na hanap buhay natin. Opo. Saka pala nakikita ko kung bakit gusto niyo yung pag-iisda. Kasi dyan po kayo eh. Hindi ka kahiligan lang kasi natin ito, hilig natin ito at bali hindi ka mauubusan ng ulam. Pagka ito ang yung business. Saka Doc Sosi Kasendo, 'di ba? Retired na si Ka Edgar na pulis, pero may nahuhuli pa rin siya. Oh, okay ah. Okay yung punchline mo ah. Okay. Okay. Kinipilit ko po eh. Okay. May nahuli po pa rin kayong isda. Uh-huh. Edgar, hindi natapos ang serbisyo. Opo. Ito po yung inuhuli po natin ngayon. Ito na po yung pang ulam at saka pagkakakitaan. Tama. So ayan po, masaya po itong ating usapan. Dami po natin natutunan. At nag-enjoy po talaga ako sa pakikipag-usap sa inyo, Ka Edgar. Maraming salamat. Maraming salamat din po, Madam Ami. Thank you, Manong Edgar. Thank you, Sir Rosinto. Ka Edgar, ako'y hindi pa magpapasalamat. Minsan, papasyal lang kita kasama ko si Sendo. Papasyal lang kita para makita talaga natin ang gusto, ha? Pwede? Yes, Doc. Welcome na welcome po kayo dito sa akin. Andito naman si Kajimboy. Alam naman niya yung tong location natin. Siya na po yung bahala. Salamat. Thank you. Salamat po. Maraming salamat. Pansamantala, maghihiwa-hiwalay po tayo, pero magbabalik pa rin po kami. Ito po ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Thank you.